At ngayon, mga mahal naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatan, Hacker sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Hey! Bibang, my friend! Ha! Patay! Natyambahan na naman ako ng matandang pangit na to. Paano ko kaya iiwasan ito? Eh, hindi pwedeng mahuli ako sa usapan namin ni Upong. Where are you going, my friend? Sa bayan! Nagmamadali ako dahil magkikita raw kami ni Upong. Kaya kung may kailangan ka sa akin, mamaya na lang, ha? And now, magkikita kayo ni Upong? Bakit? Nakausap mo ba siya? Hindi, pero nag-message siya sa messenger ko. Eh, katunayan eh, nag-request siya sa akin na padalhan ko muna siya ng 5,000 sa money transfer dahil offline daw yung banko na pagwi-withdrawan sana niya. Ano? Sigurado ka bang si Upong niyang kausap mo? Ha? Oo naman! Ay, naku, Bibang. Sigurado ako. Na-scam ka. Malamang na nahak ang account ni Upaw. Ha? Nahak ang... Ay, hindi totoo yan, Ate Punyag. Ay, nako. Ganyan na ganyan ang nangyari sa akin. Anong ibig mong sabihin? Isang umagang madaling araw, tumunog ang cellphone ko. May nag-message sa akin. Pagtingin ko sa screen ng aking cellphone, may nag-message ng pangalan, ay Jose, malikayang malikaya ako. Dahil sa taga na wala kaming komunikasyon ni Jose, ay nakaalala siya. Nag-request din siya sa akin na padalan ko siya ng 5,000 sa money transfer. Nagpadala rin ako kaagad. Nang nagpunta ako sa sinabi niyang pagtatagpuan namin, nakaw, wala akong nakita mo si. Yun pala, na-scam na ako. Nahak pala ang account ni Jose. Ano? Ang ibig sabihin, na-scam din ako, Ate Punyang. Malamang. Kaya huwag ka nang sumipaw sa sinabi ng kausap mo. Tiyak na hindi si Upong yun. Mamaya, kidnapin ka at ipatubos ka pa kay Kumari ang Hiling. Mapapahamak ka lang. Ay, Mayal, bakit parang ang lungkot-lungkot mo ngayon? May problema ka ba? Oo, Bayaw. Si Veronica kasi, Bayaw, O, anong problema mo kay Veronica, Bayaw? Pati ba naman si Kagawan, pinatulan. Ano? Si Adong na ang pangit-pangit, pinatulan ni Veronica? Oo, Bayaw. Kinausap ko kanina para may iwas siya sa chismes. Pero tinasan ba naman ako ng boses? Kaya pinagalitan ka. At nasaktan yata sa mga narinig niya mula sa akin. Ha? Ay nako. Huwag mo nang isipin yan, Bayaw. Ganyan. Paminsan-minsan pagalitan mo rin sila ni Pinay. Hindi yung parang binibaby mo silang lagi. Bayaw, tuluyan nang magre-resign si Veronica. Mahirap maghanap ng kapalit niya, Bayaw. Ay, naku, Bayaw. Huwag kang mag-alala. Palagay ko, hindi magtatagal. Lalapit din sa iyo si Veronica at ihingi ng paumanhin sa nagawa niya. Sana nga, Bayaw. Pero sa palagay ka, hindi na magpapakita yung sa akin. Ha? naku. Teka, Bayaw. Umiiyak ka yata. Ano gumiyak na sinasabi mo, Bayaw? Hindi, naku, Bayaw. Halatang-halata na umiiyak ka, Nagseselos ka dahil pinatulan niya si Adong. Bayaw!
kapatid. Kilala niyo ba si Bautiria? Nasama ni Hutintiro? Ako! Zumama pala sa isang negro? Ayun! Nagtangkan! Nagtangkang nagbigti si Hutintiro! Buti na lang naagapan ay sinugod sa ospital kung titigok na! Kaya na naman ang mga Marites. Kung ano-ano na naman ang pinag-uusapan. Hayop ang scammer na yun. Pati account ni Upong, hinak niya. Nakuhanan pa niya ako ng 5,000. Hayop siya talaga. Di bali, nabasa na niya siguro yung message ko. Pinagmumura ko siya. Ay, naku. Ang scammer talaga na yun. Ay, naku! Kawawa naman si Mang Upong. Nakita ko siya sa Nangisayan Restaurant. At hinihintay ka. Pero, hindi ka lang sumipot. At minura-mura mo pa siya. Kaya umalis na lang. At napakalungkot niya. Nakutita. Ha! Ang ibig mong sabihin, totoong nagpunta si Upong sa Nangisaya Restaurant? Ay, nako! Patay! Ay, buhay, tita! Pare Asyo, eh bakit ka tumawag ng emergency meeting? May problema ba? Wala problema, sir. Ayun naman, pare. Hindi man problema. Ay, walang problema, mga parekoy. Ah, nagpatawag ako ng emergency meeting dahil ibibigay ko sa inyo ang mga parte ng bawat isa sa inyo. Ang parte? Ang ibig mong sabihin eh, may bibigay ka naman sa amin. Oo nga, marahit nga. Marahit nga. Ilaro lang eh. Oo nga eh! Nagbinigyan mo kami. Oo, oh, binigyan mo na kami. Oo nga! Bibigyan mo na naman kami ngayon? Ay, oo! Eh, ganun talaga. Ah, ang kita sa discarding ito. Basta, huwag kayong titigil na magpicture ng mga kabarangay natin. Ah, o mga kakilala ninyo. At ibigay ninyo kaagad sa akin at ako na ang bahalang dumiskarte. Eh, pare. Oo. Oh. Eh, may sasabihin ako sa iyo. Oh, ano yun, pare? Ibubulong ko na lang sa iyo. Eh, sige, ibulong mo, pare. Eh, baba mo, pare. Tumutusok siya na naman sa balikat ka. Sorry. Nako, ano yun? Ha? Ay, nako, yung ba, pare? Yeah. Huwag kang mag-alala. Hindi niya magagawa yon dahil kinausap ko na siya. Eh, mabuti naman kung ganun, pare. Dahil nag-aalala ako. Ay, huwag na nga natin pag-usapan yan. Ang mabuti pa, pare Gusten, mag-iinom ba na tayo para sa muling tagumpay natin? Lola! Lola Insyang! Nasaan kayo, Lola? Oo, bakit? Lola! Nandito ako! Lola, nandito lang pala kayo sa maisa ni Mang Tomas. Nagdiyata kayo. Kanina ko pa kayo inaanap. Bakit crush nyo si Mang Tomas? Ay, ano ka ba? Kung ano-anong sinasabi ba? Bakit mo nga ako hinahanap eh? Ah? Anong kailangan ba o? Oh? Lola, nandoon kasi yung collector ng bill sa ilaw. Apa na bill na raw yung hindi natin nababayaran. At kapag hindi pa tayo nakabayad sa araw na ito daw, puputulan na tayo. Ha? Anak, malalaki yung problema to. Ah, bakit Lola? Di ba nagbayad na kayo? Pinakita nyo pa nga sa akin yung kwan, pira kahapon. Kasi kwan eh. Ha? Nag-message sa akin si Ferdinand, my love ko. Ha? Oo, at kailangan daw niya ang pera. Kaya ipinadala ko yung hawak ko.
Eh, kulang pa nga eh. Kaya naghahanap pa ako ng karagdagan para maipadala ko na uli sa money transfer. Ano? Ipinadala niyo lang kay Wang Ferdinand? Anong ibabayad natin sa kolektor ng kuryente, Lola? Puputulan tayo. Makikiusap na lang ako sa kolektor na wag muna nilang putulin. Kolektor lang siya, Lola. Iba yung mga taga-putol ng linya. Ay, nako. Saan kaya ako kukuha ng malaking halaga ng pera na nagpaparagdag pa si Ferdinand ng 5,000? Kulang pa raw yung binigay ko kahapon eh. Bakit kasi nagbigay pa kayo kay Mang Ferdinand? Sino ang kawawa ngayon? Di tayo. Nagmamakaawa siya kasi sa akin eh. Nakiusap na tulungan ko siya dahil kailangan daw niya. Magpapa-opera yata sa kidney. At kung hindi ko maagapan, baka hindi na siya abutin ng 1 linggo. Kaya kung sakaling maputulan tayo ng linya ng kuryente, magtiis muna tayo. Ano? Naku, ang ini-ini sa gabi, Lola. Marami pang lamo. Baka madinggi tayo. Basta magtiis muna tayo ng kunti. Huwag kang mag-alala. Nangako naman si Ferdinand na babayaran niya kapag ka nagkapera siya. Ano? Kailan daw siya magkakapira, Lola? Hindi ko alam. Basta hintayin natin. Ang mabuti pa, tulungan mo akong maghanap ng mauutangan ko para maipadala ko na kay Ferdinand yung karagdagang hinihingi niya. Buti naman at pinuulakan mo ang imbitasyon ko na mag-usap tayo sa restaurant na ito, Veronica. Kung ano man yung sasabihin mo, sabihin mo na kaagad. Wala nang paligoy-ligoy pa. Veronica, bakit ba bigla kang nagbago? Parang hindi na ikaw ang Veronica ang nakilala ko na malalahanin sa akin at mapagmahal. Yan ba ang sasabihin mo? Wala na? Kwan, marami pa, Veronica. Kasi nasabi mo raw kay Pining na magre-resign ka na bilang sekretary ng barangay. Totoo ba yun, Veronica? Oo, talagang magre-resign na ako kung pipigilan mo ako sa pakikipagrelasyon ko sa iba. Veronica! Napakasakit naman yung narinig ko mula sa'yo. Wala na akong pakialam kung nasaktan ka man sa sinabi ko. Talagang magre-resign na ako. Nako, huwag naman, Veronica. Matitis mo bang saktan ang lalabid ko? Alam mo namang mahal na mahal kita. Ikakamatay ko kapag gagawin mo yan. Hindi mamatay ka lang. Wala akong pakialam. Veronica! Yung ba si Lynette? Yung ampon nila, Mang Baste at Aling Matilde. Nako, nabuntis nilang isang senior citizen. Ayun, halos magpamatay si Aling Matilde. Yung ampon na naman nila, Mang Baste at Aling Matilde, si Lynette. Nako, araw-araw may isyong mga ito. Wala nang ginawa sa buhay nila, kundi pag-usapan ang buhay ng ibang tuhay. Nako, pabili nga po ng shampoo.
Oy! Yung paborito kong brand, ha? Ikaw pala, Tintin. Ay nako, dalaga ka na ngayon, ano? At ang 66 mo, kaysa sa akin. Salamat, Ate Darwina. Dahil napansin mo ang kaseksihan ko. Ay, syempre naman. Siya nga pala. Bakit ikaw ang nagtitinda ngayon? Wala ba si Aling Bibang? Nako, masama raw ang pakiramdam. Paano naman kasi? Hindi lang sila nagkita ni Mangupong. Matagal na. Noong eleksyon pa ng mga kapitan. Ay, nako, nagdaramdam na si Aling Bibang. Oo, nako. Eh, kawawa naman siya. Oh, bakit ba? Anong nangyari, ha? Ha? Bakit? Hindi mo alam ang nangyari, Ate Darwina? Ha? Ay, bakit? Ano bang nangyari? Ay, naku, hindi mo alam. Kasi raw, nag-message daw si Mang Upong sa kanya. Tapos, nang pupunta na raw siya sa meeting place nila na restaurant, nasalubong daw niya si Aling Punyang. At sinabing huwag na siyang tumuloy dahil siguradong scammer daw ang nakausap niya at nahack lang daw ang account ni Mang Upong. Eh yun pala, hindi totoo. Ay, ganun ba? Nako, kawawa naman ang tita ko. Mahal na mahal pa naman niya si Mang Upong. Oh! Ha? Ano yun? Ah, Ate Darwina, tingnan mo! Si Aling Bibang, nagbigti! Ano? Ikaw pala, Pining. Halika. Pasok ka. Salamat, Veronica. Maupo ka. Veronica, hindi na ako magpapaligwi-ligwi pa. Nagpunta ko rito dahil pinapunta ka ni Kapitan dito para kausapin ako. Hindi ba? Ha? Oo, friend. Alam mo, ang daming problema ni Kapitan ngayon. Nangunguna na yung pagtalikod sa kanya ng mga barangay officials. Tanging si Kagawad Adong lang ang gustong kumampi sa kanya. Pero ayaw niyang paniwalaan. Kaya Veron, pwede bang huwag mong ituloy ang pagre-resign mo? Maawa ka naman kay Kap. Alam mo, Pini, nasaktan talaga ako sa mga pinagsasabi niya sa akin. Sinabi ba namang malandilaw ako? Pati matandang pangit ipinatulan ko? Eh bakit? Hindi ba pangit din siya? Pero pinatulan ko? Nainlab pa nga ako sa kanya eh. Friend, baka pwedeng ayusin na natin ito. Tulungan na lang natin si Kapitan para ma-resolve ang lahat ng problema sa barangay. Wala sa akin ang problema, Pining, kundi nasa kanya. Hindi man lang ako may pagtanggol sa asawa niya. Lagi na lang akong pinapahiya ni Aling Punyang kahit maraming nakakarinig. Dakdak ng kung ano-anong nakakasira sa aking karangalan. Veronica, nakikiusap ako. Magbati na kayo ni Kapitan. Hindi pa ako handa, Pining. Gusto ko munang bigyan siya ng leksyon para magtanda. Kapag nagawa niyang ipagtanggol ako sa asawa niya, babalik ang paghanga at pagmamahal ko sa kanya. Pero sa ngayon, hindi muna. Ano ba ang pinaplano mo? Susubukan ko ring makipagrelasyon kay Kagawad Adong. Ah, Veronica! Ay, bayaw, tulad ng sinabi ko sa'yo, huwag kang malungkot. Talagang ganyan lang ang buhay. Eh, salamat. At nandito ka na nagbibigay ng paliwanag sa akin, bayaw. Kung wala ka, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Eh, huwag kang mag-alala, bayaw. Nandito lang ako bilang tagapayo at taga-suporta mo.
Bayaw, sandali lang. May tumatawag sa cellphone ko. Hello? Ikaw, Daniel Tiralos? Arong balita? Ano? May lead na kayo kung sino ang hacker? Sige, sige. Hulihin ninyo. At ako na mismo ang sisentensya sa kanya. Sino kaya ang hacker? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Hacker! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo